بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang lahat ng pagpupuri ay ko lamang sa Allah na Panginoon ng mga nalang. Ang pagpapala at ang kapayapaan na pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanya hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pamamaraan ng Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa oras na ito ay ating pag-usapan ang wujubut tawbati wa fadliha. Ang pag-obligado ng pagbabalik loob sa Allah at kahigtan ito. Ang pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga gawain pinakamamahal ng Allah doon sa kanya. At magiging dahilan na maligtas ang tao dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At iniutos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya at kanyang hinihakayat sila dito. Dahil sa laki ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang awa sa mga mananampalataya na hindi naman para sa kanya ito, kundi para sa mga kanyang alipin. At lahat ng nagbabalik loob sa kanya ay kanyang tinatanggap kahit gaano man kalaki ito. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na kasulatan, A'udhu billahi minas shaitan rajim. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat kayo o kayong mga sumasampalataya upang kayo ay magsitagumpay, mananahanan sa paraiso ng Allah magpakailanman. As sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayah, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O kayong mananampalataya, magbalik loob kayo sa Allah at may kasamang katapatan. Ibig sabihin, tunay na pagbalik loob, tunay na pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya sa kanyang hadith mula sa hadith ni Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ayuhal nas tubu ila Allah wa astaghfiruhu fa inni atubu ilayhi mi'at fi yawmin mi'ata marra. O kayong mga tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga tao, sabi ng sallallahu alaihi wasallam, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at maghingi kayo ng kapatawaran sa kanya. Katotohanan, ako ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at naghingi ng kapatawaran ng 100 beses sa isang araw. Sinabi pa na sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Anas radiyallahu anhu, Anas radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط حتى سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه. سنابي صلى الله عليه وسلم كتطهنا لله أن الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده نتطوى أن الله sobrang natutuwa. Sa riwaya ni Muslim, asadtu farhan bitawbati abdihi, sobrang natutuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sobra pa sa nangyari sa kanyang alipin na siya ay nawala sa deserto. Nawala sa deserto, sakata ala ba'irihi. Ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inahulo sa kaniyang sinasakyan kamil at siya ay nawala. Nang nawala nang siya ng, alimbawa, pag-asa
na siya ay makita pa niya ang kanyang kamilyo. Pumunta siya sa isang punong kahoy upang sumilong at hinihintay niya doon ang kanyang kamatayan. Dahil doon, nang siya ay makatulog, nakita niya ang kanyang kamilyo na nakatali doon sa kahoy na kanyang sinisulungan. Tapos, nang magising siya, nakita niya ang kamilyo niya na nakatali doon at siya ay sobrang natutuwa at kanyang nasabi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ay siya ay natutuwa dahil sa kanyang pagkatuwa ay siya ay nagkamali. Ang nasabi niya, Allahumma anta rabbi wa ana rabbuk. Yun ay dahil sa kanyang sobrang pagkatuwa, nasabi niya, O Allah, ikaw ang aking alipin, ako ang iyong Panginoon. Siya ay nagkamali. Nasabi niya na ang Panginoon niya ay nasabi niya, sobrang tuwa niya, ay siya ay nagkakamali ng napakalaking pagkamali. Subalit, hindi manggaling sa kanyang puso, kundi dahil sa kanyang pagkatuwa. Kaya hindi pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na hindi niya sinasadya. Nakapagsabi siya na napakalaking kasalanan. Subalit, hindi mula sa kanyang puso dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. La yu'akizukum Allahu fil lagwi fi aymanikum. Hindi kayo pinaparusahan ng Allah sa anumang inyong nasabi na hindi nagmula sa inyong puso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, da kahit gaano kalaki ang ating magiging kasalanan, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga kasalanan kung totoo tayo nagbabalik loob sa Kanya. Mayroon pa na hadis na Rasul sallallahu alayhi wa sallam na mula sa Sa'id ni Abi Sa'id al-Khudri na ikininto o sinasabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam na may isang lalaki na nauna sa inyo na siya ay nakapatay ng 99 katao na naisip niya siya ay magbago, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdanong siya sa sino mang pinakamaalam sa ibaba ng lupa na ituro sa kanya ng isang palasamba, rahib, para samba sa ang kanyang Israel at kanyang tinanong, mayroon pa ba ako, sabi niya, pag-asa na makapagbalik loob sa Allah at ako ay nakapatay ng 99 katao. Sabi ng isang rahib, wala ka ng pag-asa dahil napakalaki yung kasalanan. Pagkatapos ay kanyang pinatay pa, iyon nagiging isang daan ang kanyang napatay at siya ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip na siya magbagong buhay, siya magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtanong pa rin sa pinakamaalam sa ibabaw ng lupa hanggat sa naituro sa kanya isang alim mga ngaral sa Islam ay kanyang sinabi, walang pagitan na yung pagbagong buhay, yung pagbabalik loob sa Allah. Umalis ka, sabi niya, dyan sa iyong lugar dahil iyong lugar ay masama. Pumunta ka sa isang lugar na kung saan nagsumasamba ang lahat ng mga tao doon at siya ay umalis, nagpunta doon. Nang siya umalis, umabot siya sa kalagitnaan ng daan, siya ay inabutan ng kamatayan at bumaba sa kanya ang isang anghel na malaikatur rahma mula sa anghel sa paraiso at siya ay gustong kukunin. At dumating naman sa kanya yung malaikat na mula sa impyerno at hanggang sila ay naghagawan at bumaba sa kanila ang anghel, naging itsura ng tao at kanyang binigyan ng hukom yung dalawang anghel at kanyang sinabi, sukatin ninyo ang lupa kung saan siya malapit, ay doon siya mapunta. Nang sukatin yung pinanggalinan na ng lalaki at kanyang pupuntahan, mas malapit doon sa kanyang pupuntahan, kaya napunta doon sa paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit kaano kalaki ang ating kasalanan, ay kaya papatawarin ng Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan, pinapatawad ng Allah ang lahat ng mga kasalanan.
Hanggang dito lamang po. So, sallallahu ala khaira halqai Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahibu sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.